Hindi mo kailangan karerahin lahat ng bike ride. Tandaan, unang inimbento ang bisikleta bilang paraan para gumalaw mula sa isang lugar papunta sa iba. Minsan, mahilig akong kumarera. Pero may mga araw din na gusto ko lang mamasyal at makakita ng iba't ibang tanawin. Marami rin ako natutuklasan na magagandang lugar pala na malapit lang sa amin kapag pasyal pace lang ang ride. Ganito ang naranasan ko sa ride namin sa iba't ibang bayan sa Laguna kasama ang Rafa Cycling Club Manila. At sa video na ito, papakita ko sa inyo mga nadaanan namin ilang hidden gems sa probinsyang ito. Pero bago ang lahat, nakapag-subscribe ka na ba sa Jangan Bikes? Kung mahilig ka sa bike adventures, bike trips at tips, mag-like at subscribe na rito para mauna mong makikita ang mga bago kong video. At follow nyo na rin ako sa Jangan Bike sa Instagram at TikTok. Plano namin na ikutin ang mga bayan ng San Pablo, Calawan, Nagcarlan, Liliw at Rizal sa Laguna. Nagsimula kami sa Casa San Pablo na isang bed and breakfast sa San Pablo City. Paglabas dito, dumaan kami sa bayan ng Calawan. Nasa paanan ng Banahaw ang kalye. At may konting ahon lang dito na tumatawid papunta sa Nagcarlan. Tumigil kami sa isang mataas na punto at kinuwento ni ride leader Norman kung gaano karaming nagbibisikleta rito noong mga lockdown ng pandemya. Marami dito, parang ay sarili nila nagkakarera ng paakyat. Oo nga eh, may mga chok nga eh. Ah, meron ba? Oo, may KOM, may start. Ang dami ng pandemic, nung pwede na magbike. Kasi pag ganito. Oo. Maganda yung kalye. O saya, siguro post-pandemic, wala na nagpunta. Ano yun? Lake na yun? Doon tayo dumaan. Ano na yun? Laguna Lake na yun. Laguna Lake na yun. Laguna Lake. Part ng ano? Baiyong banda doon. Ah, tama. Kung saan yung pineapple kanina, oh, diba? Dumiretso tayo pa side. Pag nag-left ka, labas nun, Bai. Okay. Tapos tutumbak siya doon sa highway yung Laguna Loop. Lumarga na kami pagkatapos dito. Hindi na muna kami dumiretso sa bayan ng Nagcarlan. Dumiko kami para makarating sa unang planong tigil sa araw na ito. Ang Lake Yambo o Lawa ng Yambo. Para makapasok, may babayaran lang na environmental fee na 20 pesos lang naman. May mga balsa na pwedeng upahan din para makatambay kayo buong araw sa tubig. Pwede kayo magbaon ng pagkain dito, isakay sa balsa, o kaya'y kumain sa mga restaurant sa tabi ng lawa. Nakikita ko nga na masayang tumambay lang sa lawa buong araw para kumain, maligo, at pati na rin mag-camping. Pero hindi na kami nagtagal kasi may iba pa kaming kailangan bisitahin ng mga lugar. Tumuloy na kami sa bayan ng Nagcarlan at ang sunod namin dinaanan ang simbahan nito, ang tinatawag na San Bartolome Apostol Parish Church na tinayo noong 1752. Mula rito, lumipat naman kami sa katabing bayan ng Liliw. Naaliw ako rito sa kalyeng papasok sa gitna ng Liliw. Kamukha kasi nito ang Kalye Crisologo sa Viga ni Ilocos Sur dahil gawa sa bato ang kalye at naalagaan ang mga lumang bahay dito. At sa dulo ng kalyeng ito, ang simbahan ng Liliw o ang St. John the Baptist Parish na itinayo noong 1620 na gawa pa sa kahoy at pinatibay noong 1643 gamit na ang bato. Kasunod ng mga simbahan ng coffee stop namin sa Rustic Bistro. Akalaan nyong nasa bayan lang din siya ng Liliw katabi ng simbahan, pero yun yung akala ko. Kailangan pala namin umahon sa paanan ng Banahaw para makarating dito. At sa ahon na to, pakiramdam ko umakit nga ako ng revpal. Unti-unti siyang tumatarik hanggang sa umabot sa 15, 16, at 17% sa gradient. Ano mas malayo? Ito o Rustic? Ang mahaba pa ah. Matarik po kasi yan. Mas matarik kasi nito. Ay! Good job! Ang ruta paakyat sa The Rustic Bistro, susundan ang daan papuntang Kilangin Falls. Kapag nakita mo na yung karatula ng The Rustic Bistro, wala pa ang kapiyan sa tabi ng kalye. Kailangan mo pang maglakad sa taniman ng mga gulay. At pagkatapos ng halos 300 metrong paglalakad, bubukad-kad na ang The Rustic Bistro. Ang hirap isipin na mayroong ganitong klaseng kapiyan sa taas ng bundok na wala pa sa tabi ng kalye. Malayo pero sulit ang biyahe. May drip coffee sila at iba't ibang tinapay at mga rice meals. Hindi ko masasabing hole in the wall ang restaurant na ito kasi nasa gitna siya ng bukid. Pero gets yun na yun, napahaba ang tambay namin dito dahil napakasarap ng hangin, pagkain at ng mga kwentuhan. Pero okay lang, hindi naman kami nagmamadali ng araw na ito.
Pero kahit na hindi kami nagmamadali, mahirap naman na maabutan ang dilim nito. Wala kaming hinahabol ng mga siklista, pero hinahabol namin ang paglubog ng araw. At dahil masyado kaming napasarap sa The Rustic Bistro, naubusan na kami ng oras para tumigil sa iba pang lawa na malapit sa San Pablo. Kaya pagkatapos kumain sa The Rustic Bistro, dumiretso na kami pabalik sa Casa San Pablo. Pero nagawa pa namin sumingit ng pagdungaw sa Bunot Lake na malapit na sa bayan ng San Pablo. Pagkarating sa Casa San Pablo, kumain kami ng merienda at saka umuwi na. Kung gusto nyong umikot ng paligid ng San Pablo City, Nagcarlan, Lilio, o ng iba pang mga bayan sa Laguna, at galing kayo sa malayo, okay na pumarada rito sa Casa San Pablo, pero kain na lang din kayo pagkatapos para hindi masyado nakakahiya. Masaya rin talaga ang magliwaliw gamit ang mga bikes natin. Marami akong mas napansin sa paligid ko dahil nga mas mabagal yung pagpa-jack. Iba rin na maging turista sa sarili mong bayan. Marami talagang makikita na malapit lang sa mga kung saan kayo nakatira. At mahalaga rin na makilala mo ang mismong nasa paligid mo para alam mo rin yung mga pwedeng puntahan, mga pwedeng ikutin nang hindi ka bumabiyahe ng malayong malayo. At syempre, kung hindi naman siya ganun kalayo, bakit hindi nyo na lang gawin sa bike? Kaya kung mahilig ka sa bike trips at tips, like at subscribe lang!